Ang pag-alis po ng pwesa na pamahalaan na nakapaligid sa Zamboanga City, yan po yung kondisyon ng paksyon ng MNLF sa ilalim ni Nur Miswari para raw matapos na ang gulo sa lungsod. Suwestyon naman ng ilang eksperto, dapat makipag-usap na ang gobyerno kay Miswari. Balita ka ni June Veneracion. Di raw uurong ang mga tauhan ni Nur Miswari sa Zamboanga City. Matatapos lang daw ang gulo sa lungsod kung pagbibigyan ang demand ng grupo ni Miswari na umalis sa mga sundalo at pulis na nakapaligid sa mga loyalista ni Miswari. Eh kung military papasok mo, I do not know, John, no, this would be a conflagration that we will not even imagine. Yung military components that will fall out in that area, mga sa separate area sila siguro, and let the other political mechanisms move to solve the problem. 1968, nang itatag ni Miswari ang Moro National Liberation Front o MNLF matapos ang tinatawag na Jabida Massacre, kung saan pinatay ang mga Muslim recruit na gagamitin sana noon ng Rehimeng Marcos para sakupin ang Sabah. Naglunsad ng rebelyon ang MNLF, isa sa mga pinakamadugong kabanata ng ating kasaysayan. Nagtapos ang kanilang rebelyon, naglumagda sa peace agreement ang MNLF at pamahalaan noong 1996. Tumahimik ang MNLF habang nabuo naman ang isa pang rebeldeng grupo, ang Moro Islamic Liberation Front, na binubuo ng mga tumiwalag na miyembro ng MNLF. Pero noong 2001, muling nasangkot sa kaguluhan ng MNLF na mang-hostage ang kanilang mga miyembro sa Zamboanga City. Noong 2005, nagkaroon ng kwentro sa pagitan ng MNLF at militar sa Sulu at muli na namang nagparamdam si Miswari at ang mga supporter niya sa Zamboanga City. Bilang profesor ng UP Institute of Islamic Studies, napag-aralan ng mabuti ni Zulkifli Wadi ang kasaysayan ni Miswari. Karamihan ng mga kulig niya dito sa university tung araw, di raw sinagulat daw sila nung mapusok pala si Nur Miswari nung pumasok na sa MNLF, dahil isang description ng isang, I think, kaklase niya, nagtahimik, parang hindi makabasag pinggan. Nahati sa iba't ibang paksyon ng MNLF, may grupo si Miswari, si Muslimin Sema, Habib Hashim, Farouk Hussein, at Alvarez Isnaji. Pero nananatili na sa kontrol daw ni Miswari ang mas malaking grupo at armadong elemento ng MNLF. Nasa likod niya ang kanyang matapat na tagasunod, si Ustaj Habir Malik. Siya ang tumatayong ground leader ngayon ng MNLF sa Zamboanga City. Kaya ang dapat daw gawin ng gobyerno, makipag-usap kay Miswari. Isa rin sa mga plano rin ni Nur Miswari dito sa Zamboanga City siege, kung masasabi natin to, in order to earn political mileage, because Nur Miswari is internationalizing his Bangsamoro struggle. In that case, he already met his objective. So that's a gain of Nur Miswari now. But at what expense? Sana nung nag-alma na siya at parang nag-alboroto na siya, na parang hindi nyo naman ako pinapansin at ano, yun nga, nag-end na dun sa kanyang rather radical declaration ng independence, binigyan na talaga dapat siya ng pansin. Ayon sa Director ng National Commission on Muslim Filipinos at dating MNLF fighter na si Ilkab Salahuddin, ang pulot dulo raw ng pagkilos na ito ni Miswari ay di raw tamang pagpapatupad ng peace agreement sa pagitan ng MNLF at gobyerno. The MNLF was given the chance to perform its own role as far as the peace agreement is concerned. Diba? Now, in behalf of what happened to Chairman Nur Miswari, it is the fruit of his own behavior, his own work. Giit ng pamahalaan na sincero ito sa pagpapatupad ng usapang pangkapayapaan at di tatalikod sa mga napagkasunduan noon pa man. June Veneracion, GMA News.